For today's video, ito nga tagtali na nga ako ng aking mga buhok, mga mamsi, mga papsi, kasi nga magulo at kagigising ko nga lang yan kaninang hapon. Siyempre, magtanggal tayo ng muta at mas ang aking oily face at habang tulog pa ang aking tunakis. Ayan, dahil masama ang pakiramdam ni Christian today. Ayan, natulog ko muna siya at para magawa ko yung aking dapat gawin, kumuha na nga ako dyan ng kutsilyo at saka nitong balde. Ayan, at ito na nga, pagsusuot na nga naman ako ng bota. Ayan, papagpag ko nga muna yan kasi nga baka meron yung ulihipan o kaya ipis sa loob na nauna pang pumasok diyan. Kaya naman yan. At akin nga sinuot at dali-dali nga akong pumunta na naman sa aming bakuran upang makakuha ng mga kangkong. Ganon. At yan nga, at ako'y dahan-dahan pumarito. Dahil nga, kailangan ko na kumain ng kangkong at wala tayong pambili ng isda, ng karne o anumang ulam dahil sobrang mahal na ng mga bilihin. Kaya naman, mapalad pa rin ako dahil meron ditong kangkong sa aming bakuran na tinanim ng aking tito noong sila pa ay nagbababuyan. Kaya naman dahil sa kasipagan niya magtanim, ito ay nagkalat na dito sa amin itong mga kangkong na tanim niya. At sa ngayon nakakalibre ng pang-adobong kangkong. At kaya naman yan, marami akong kinuha kasi nga sabi niya magluluto din daw siya ng adobong kangkong. At dito nga, umakyat na yung kangkong. Inlatay na siya din na mga mamsi, mga papsi, sa puno ng Beatrice. Ayan, at dali-dali nga akong kumuha dahil napakarami at matataba ang kangkong dito. Hindi guys, sa Manila talaga namang walang libre nung ako'y naninirahan pa roon. At syempre dito sa probinsya, kapag may tinanim, marami kang maani. At kung magsasawa ka sa mga masasarap na ulam, pwede ka maging vegetarian. O diba? At dito nga ay meron nga ditong nabuhay na kamuting ano, ayan, kamote, pero walang naman yun, ganas yun. Mga papsi, nakalimutan ko yung pangalan bigla, talbos ng kamote yun. At dali-dali nga akong umalis nung nakakuha na ako ng kangkong dahil nga nagising na ang aking junakis. At hinugasan ko na nga yung bota at syempre, ano nga bang gagawin ko? Nagiiyak na dito na ako magagayak nitong kangkong. At pawis na pawis nga ang inyong Mrs. Shella. At ito ang aking makulit na junakis ay gusto magulo at buti nakinig at umupo na nga lang siya. At ako, ito'y aking puputul-putulin. At ayan na nga si Christian, nagiging makulit na naman. At kinuha ko ngayon cellphone, tinapat ko na nga lang dito, sinandal ko sa may balde. Kaya naman yan, pasintabi sa aking maputing kilikili. At ayan, galidali nga ako dyan nag-ano ng mga tangkay ng kangkong. Dahil nga, anong oras na, at ako'y magluluto at kumakalam ng aking sikmura. Iyan, kapag ganito nga mga gawain, talaga namang hindi ka pwede dun sa lababo, sa kusina gumawa nito. Dito na ako sa kwarto kasi nagising ng aking junakis. At yan, natapos ko na nga siya. At ito ay aking kinargang aking junakis na naglalambing at mainit na naman siya. Nilalaglat na naman siya at tulala nga ako riyan dahil nga sabi ko sa aking sarili, paano ako magluluto ng adobong kangkong? Wala nang mantika at toyo. Kaya naman, nangutang na lang kami ulit kay nanay. Mega shout out kay Nanay Winilin na lagi mo nautangan kahit paunti-unti na lang ang tinda. At syempre, agad-agad ko naman din yung binabayaran dahil mahirap namang hindi bayaran at baga tayo mapabarangay. At eto na nga, karga-karga ko nga ang junakis. Relate na relate tayo mga mamsi. Kapag masama ang pakiramdam na junakis, syempre nakakaawa naman na ilapag lang at nag-iiyak. Kaya naman kinakarga ko na nga lang to. Kaya huwag na kayo magtaka na nangangayayat talaga ang inyong Mrs. Shella.
Ayun, at buti na lang mayroon akong bawang. Syempre mahal ang sibuyas, wala akong pabili ng sibuyas. At yung asin nga kanina, ipagtingin ko talaga namang maliit na lang din. Nakakaloka. At buti na lang may natira pang ginisa mix para dito sa ating adobong kangkong, para naman siya ay sumarap at magkalasa. Ayan nga, at akin nang ginisa dyan ang bawang. At sinunod ko na nga itong kangkong at dahan-dahan. At syempre mamaya-maya, mabilis na naman kasing lumambot ang kangkong. Mga ilang minuto mo lang siya lulutuin. At kaya yung ginawa ko na nga ay ito, itinakpan ko na nga. At para lumambas yung lalat, ako nga'y hagas na hagas at pawis na pawis. Ito ang aking binakisi talaga. Ang higpit ng yakap, siguro nilalamig siya. Pero ako'y pinagpapawisan na dahil masamang ang kanyang pakiramdam. Kahit na maganda sana, kahit na makulit, basta wala lang sakit ang mga anak. Diba mga mamsi, mga papsi? Kasi mahirap kumilos pag masama ang pakiramdam nila, lalo na kung baby pa. Kasi syempre, hindi mo silang pwedeng iwanan dahil magwawala yan. Kaya ganyan ang ginagawa ko dahil ayoko nang masyadong maingay. Pero kung kayang-kaya ko na umiyak siya, umiyak siya, ginagawa ko kapag wala naman siya masamang pakiramdam. Ayun na nga, at nilagyan ko na ngayon na toy mga mamsi at konting asin at itong ating pangpasarap na pangplasa. Ano siya, tapos nilagyan ko na rin siya ng unting tubig. Ito, kala ko ay tulog dyan Junakis ko habang pinapanood ko itong aking binablog, ay gisik pala siya. Tinakpan ko na ngayon at ligpit ko yung mga pinagamitan ko. At mamaya-maya niyan, syempre, ayan, napapunas na naman ako ng pawis dahil ako'y naiinitan na talaga. Tagas-nagas, eto na ang aking adobong kangkong mga mamsi papsi. Alam pong ilang beses na kayo nakapanood na nagluluto ako ng adobong kangkong. Talaga naman, purga talaga ako dito sa probinsya ng kangkong. Vegetarian ang mami nyo. Kaya natitipin ko na ang aking niluto. Kung pwede naman talagang maulap. Thank you for watching, more follow and share. God bless. Ingat. Bye-bye.